At ayun, welcome back again dito sa ating Munting Channel at today ay isang episode 6 classic gameplay ang ating ire-review, no? So alam na, pag beta test, titignan natin ang mga bugs, no? Para ma-report sa admin, yan. So bago tayo mag-umpisa ay shoutout na muna sa lahat ng mga nagpapa-shoutout dyan. Maraming salamat po lagi sa inyong pagsuporta dito sa ating Munting Channel, no? So tignan natin ang kanilang quick server info. 3.72GB ang kanilang installer, 5 balance class, episode 6 classic gameplay, no? Max level 210, last skill 167, XP rate, gold rate at drop rate dito ay low, yan. Max upgrade plus 10, may autopilot na din, farm and hunt based server, no? So ang kanilang server info ay ilalagay ko sa description ang Facebook page, Facebook group, website, yes, may website po sila at dyan kayo mag-register, no, hindi sa loob ng game, ayan. So pati mga download links, sila ilalagay ko sa comments, ipipin ko na lang, kaya tara na, i-review na natin to, beta test, let's G! At ayun na nga, andito na nga tayo sa loob ng game, so walang sounds ang kanilang game, no, so lagyan na lang natin ang original soundtrack ng Run Online, yan. So meron sila isang server at meron isang channel. So gaya nga nasabi ko, wala dito in-game register, so dito kayo mag-register sa kanilang website, no, yan, dyan. And then pagka-register nyo ay diretso login na dito. So confirm natin to. So andito tayo sa kanilang character creation. Yan. So mag-create na tayo syempre MP. Lalaki. So extreme. Nakalagay dito kailangan meron kayong level 1 character, no? Sa loob ng, sa loob dito sa account na to, no? So syempre mag ano na lang tayo. Swordsman. Yan. Okay, you can count. Then natin to. Yun, character created, no? So tara na, tignan natin ang kanilang classic gameplay, let's G, at meron ditong second password, no? So maganda to, para kung ma-hack man ang inyong account, eh, hindi nila alam ang second password, so wala din mangyayari, no? So yun, dito tayo din nalang sa MP Campus, at meron sila ditong ano, in-game guide, no? Pero wait lang, ayusin muna natin ang kanilang settings, advance natin, apply natin, and then sa sound, yun. Hello, hello. Masyado ka itong malakas. Ayusin lang natin to. So sa intro lang pala kanina walang sound, no? Kasi hindi pa natin naayos tong game. So yan, ayos na. At ang ganda ng graphics, no? At pansin ko meron kagad tayong skill dito, Madness Blow, Sun Gale. Ito nga yung kanilang libreng skill, no, Stun Skill A, Skyrun Level 367, Speed Hack, Ultimate Madness, tsaka Long Range 200 Hits, no. So syempre di pa natin magagamit yan kasi wala pa tayong MP, kulang pa. So tingnan natin ang kanilang game guide, press A, ito. So Classic, ayan, Max Level 210, ayan, low Rate. Max upgrade plus 10, map requirement quest, skill spear, no, ayan. Skyrun, so you can use Skyrun skill in these maps only. Restricted skill and item, few box and any normal skill that has attack speed and MS speed, no. Special feature, mobs item drop review, ayan. Press M, select mobs location. So ito yan, no, ito mobs location. And then, halimbawa, onslaught. So, ito ang drop ng onslaught dito, no? Yan, makikita nyo. Boss respawn. Ayan, tignan nyo na lang, boy. Max random. Ayan. Donation. Ayan, kung gusto nyo mag-donate, no, para tulong sa server, para lalong gumanda ang server, no? So, yan lang naman. So, tingnan natin ang kanilang starting freebies, beta test. Right-click natin tong training gift box. So, merong training Rosary of Resurrection, 1 day. So 2.00% no ang XP. Merong 500 edible bread. Ang HP recovery niya ay 40, no. So merong flash bike 7 days increase move speed plus 25. So ayan siya, no. Iyan ulit. Ganda. Paunang armor naman, itong plus 4 trainee, no, 7 days. So depends ano lang siya, yun lang yung kanyang stat, no. Depends plus 4 lang. So beginner's box pan level 20 and then cap reward pan level 210, no. So yun lang naman ang kanilang starting freebies beta test.
Di natin alam kung mababago yan sa official app nila sa linggo daw, no? At meron tayo ditong 400 P points. Okay. So, ito yung kanilang autopilot dito sa baba. Click lang natin to. Ayan, quick slot skill F4. So, nakalagay dito, no? Left click to open point shop. Kaya pala wala dito sa baba, no? Wala rin dito sa menu. So, nandito ang kanilang point shop. I-click lang natin to. Yun. So, meron ditong mga 2-in-1 boombox, mga costume, no? May almighty earring green costume. Wings, ayan. Pansin nyo, walang gaanong stat, no? O walang stat talaga. Anti-mage. Ito, tignan natin itong anti-mage. Ito ba yung sa Dota? So, right-click natin para mapunta dito. So, wings, almighty earring, orange, Asta sword weapon, mga bandana, bad girl, ayan, bat wings, meron din mga Vedas ring, no? Benedetta blue street weapon, itong babae, no? Okay, Benedetta kasi boy sa ML, black freedom wing, biker helmet, black wing, ayan, bilhin nga natin to. Black wing, Ferrari. Bili natin yung Ferrari. Blaze up wing. Ito, mga skill, no? Kasi nga beta test to, kaya nandyan yan. Bone rosary, Boruto box. Ayan. Celestial car. Okay. Ang dami na bibili, no? Tingnan nyo na lang, boy. May costume remover din. May mga dragon dito, no? Bili nga tayo ng red dragon. Ayan. Earth aura. Earth aura. Electrifying power. Meron na tayo, eh. Flash bike, ayan, 50 na bibili. So, frozen cape, ayan, may mga cape din dito. So, cape na lang, huwag na tayong mag-wing para mas maganda cape. Ay, may Goku. Goku box. Itong Goku na lang tingnan natin. So, ang dami, boys. So, tingnan nyo na lang. Ayan, ang dami. Dami na bibili dito, mga skill din. So, ayan. So, 130, buy natin to. Yun. So, tingnan natin tong Black Ferrari. Uy, ganda. Lord. Ganda ng Black Ferrari nila. Ganda rin ng ano, no? Ganda rin ng graphics. So, tingnan natin itong Dragon Red. Ayan. Dragon Red, Lord. And then, Earth Aura. So, Frozen Cape. Tsaka itong Goku Box. So, tingnan natin ito. So, ito na. Ayan, no? Ultra Instinct. Ayos na, boy. Ultra Instinct. Iyan, no? Nakakapa yan si Goku, Lord. So, andito tayo sa daily attendance, no? So, sabi sa akin ni admin, i-update daw nila to. Bali, yung reward dito ay magiging rosary, no? Para pwede daw sa free-to-play. Yan, kasi nga classic to. Ang leveling ano dito is party leveling. Pwede nga natin pumatay. Ayun, no? Damn. Isang Goku na may ano, no? Na may sword, Lord. At nandito naman tayo sa kanilang Facebook page, ayan. So, nakalagay dito, bukas simula na ng beta test hanggang Sabado at sa Linggo mag-official up na tayo. Ipapaliwanag ko lang ang gameplay ng server natin, bali multiple gameplay tayo. Ang primary gameplay natin ay classic, tapos secondary is Skyrun gameplay, no? So, yon, ganun pala yung tiyatawag nilang multiple gameplay. So, paano ba ito mag-work? Basically, classic talaga the way magpa-level at iba pa. So, yun nga yung sabi ko, party leveling. Ang Skyrun skills naman ay pwede lang magamit sa special practicing yard at trading e-room. So, okay. So, kapag nasa usual maps ka lang, kahit buffs ng Skyrun is hindi pwede. Pero, wag ka mabahala dahil kahit naman level 1 ka lang, kung Skyrun player ka, pwedeng-pwede ka makasabay sa wars. Dahil yung cooldown ng mga skill is hindi naiipit. Kaya, hindi mo na poproblemahin na pagpapalevel kung trip mo lang lumaro sa Skyrun gameplay, no? So, pwede nyo i-post to, pwede i-screenshot, o pwede kayo magpunta dito sa kanilang Facebook page para basahin to, no? So ngayon naman sa classic dyan, napapasok yung buhay ng server since low rate tayo. Pero kahit na low rate tayo, ini-spoon feed ko naman sa rewards dahil yung pre-requirement boxes na ma-achieve nyo sa level is mga donate items. Yan, at exclusive rewards kagaya ng temporary upgrade sa mga hindi pa nakakaalam. So okay.
Kung nakalagay dito sa mga hindi nakakaalam, yung current server ng Skyrun is naka-up pa at wala na naglalaro. Kaya naisip namin ang mga players na gumawa ng isang gameplay na kung saan mabubuhay ang server in the long run. Since ang mga players lang ng Skyrun ay naglalaro sa Wars, which is yung CW. And then while waiting sa CW ng Skyrun, pwede ka mag-grind sa classic gameplay. At dahil low rate to, expect na long term at worth it lahat ng dahil random nyo, okay? So tara, try natin magpaano, no? Uy, sabi ni Elena, hi idol daw. Hi po. Kaso naka-AFK tayo, boy. So tingnan natin yung shortcut. Kung gumagana, alam ko hindi gumagana dito yung ganito. Int 9. Ang added. So gumagana, no? Medyo late lang dito. Ayun. So yan, gumana ang shortcut nila. At ayan, may BTG na nga pala sila, no? Yun, no? So maganda yan, makakatulong yan sa pagpapalevel. Ito, meron ditong beginner's box. So tignan natin ang laman. Nakikita naman, no? So dito sa level 20, ito ang laman. 500 small HP recovery, small MP, small SP, 10 megaphone, start point pass 7 days, at saka back point pass CRC, no? And then sa level 50 naman, so 1000 small HP, no? Small MP, small SP, another 10 megaphone, pass card 7 days, tele 7 days, isang inventory expansion card. Ah, nandito na ang pet, no, pag level 50. So Siberian Husky 7 days, ang skill ay collect gold, at saka advanced pet feed 100%, no. Sa level 100 naman, uy, 2000 medium, no, medium HP, medium MP, medium SP, another megaphone 15. Another inventory expansion card, isa. So plus 7 temporary enhancer item for 6 hours, no. At saka dalawa ang advanced pet feed 100%, no. So may level 140 pa. So ito sa 140, 3000 medium HP, medium MP, medium SP, another 20 megaphone, inventory expansion, plus 7 temporary enhancer card, no, 5 piraso, at saka tatlong pet feed 100%. Sa level 170, ayan, ganun din. Sa 200. So yun, magandun lang, no? So maganda, boy, maganda. So pansin nyo, no, kapag gumamit tayo dito ng stun skill A, so lumalabas, this skill is restricted in this map. You can use this skill in THE room and special PY, no? So kapag nandito kayo sa loob ng campus, talagang classic lang, no? Talagang normal skill lang ang magagamit nyo. Yan. So ito pala, di ko napansin, meron ditong ano, no, sa college representative. Yon, may mga spare dito. So may pera din dito, 1 trillion. So pagbenta natin, kasi beta test pa lang, no? Yan. So ito, Divine Shield. Ito, Spiritual Spear. So para magkaroon kayo ng skill, eh kailangan meron kayong spear, no? Yan. Safeguard Rosary, okay. Temporary upgrade item, plus 7, 1 day. So try nga natin, tabili tayong isa. So paano yun? Iyan natin dito sa ating Nobis Bamboo. Yan. Right click natin dito. So yun, plus 7 siya, 1 day lang, no? So yun, galing load, eh. Plus 7, 1 day. Dito lang kayo makakita niyan sa Skyrun gameplay ng mga ganyang item, no, na mga kakaiba talaga. So meron din dito, plus 10, 1 day, okay, plus 9, pay the snakeless, so yun. So yun, lode, plus 10 na yung ating ano, yun, no, plus 10 niyan, light bamboo sword, no. So andito tayo sa practicing yard, at tignan natin, no, sabi nila dito gumagana itong Taiwan skill o Skyrun skill. So try natin to speed hack. Ah, hindi pala pwede dito sa special PY pala. So tara, punta tayo ng special PY. Pwede kayo magpunta sa special PY. So pasok ulit tayo. Ito. Yun. Special PY na to, no. So speed hack try natin. Yun. Gumana. So nakikita nyo, dito lang pwedeng gumana ang mga skill ng Skyrun skill, no. Meanwhile, so tara, tignan natin tong kanilang ano, stun skill A na libre, tsaka Skyrun level 367, and then ang buffs nila ay speed hack at tsaka ultimate madness, no. Ano pa isa? Ito, long range. So sa mga Skyrun player dyan, alam na yan kung paano gamitin, no.
Patry natin mag-box, speed hack, at saka ultimate madness, pampabilis. Yung speed hack, pampabilis ng takbo, and then yung ultimate madness, pampabilis na attack speed, no? Ayan. Patry natin. Yun. Ayos. And then, ito naman yung long range, no? 200 hits, kahit dyan, naabot dyan. Yun. Kaya nagagamitin yung pampalevel. Mabilis din naman mag ano. Mabilis din naman mag cool down. And then dapat ang build nyo dito ay in-type, no? Para sa MP tsaka SP. So pakita ko na rin pala yung laman ng kanilang cap reward, no? Ito, cap reward box, level 210. Para may idea na kayo. So ang laman niya ay 30 megaphone event, Oblivion E event, at saka 5 plus 10 temporary enhancer item, no? So para sa akin, malaking tulong yung temporary enhancer item para diretso plus 7 na kagad, no? Hindi na kayo magpa plus 1, plus 2. Ayan. Ang senyori, wala na rin ata silang ano, no? Crafting, kung di ako nagkakamali. So wala na ito, game settings na ito, point shop. So yon, talagang pure hunt base sila. So para sa mga players na naghahanap ng gantong klase ng gameplay, multiple gameplay siya. Episode 6 gameplay and then Skyrun gameplay, no? So try nyo dito habang beta test. So meron pang darating na Biyernes, Sabado, para itry nyo ang kanilang beta test, and then sa Linggo ang kanilang official app, no? Leveling dito, gaya nga sabi ko kanina, party leveling, ayan. Kaya yon, low rate server. At ayun, kung nagustuhan nyo nga yung video natin for today, eh siguro hanggang dito na lang muna, dahil sinilip lang naman natin ang kanilang ano, no, beta test para malaman nyo din ang kanilang gameplay. So official app talaga yan, dyan talaga magpupukukan. So yon, kung nagustuhan nyo yung video natin, huwag kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para maging updated kayo sa ating mga susunod pang i-review na run online private server sa video, sa tulong pa din ng mga request nyo, no? So sa mga players na gusto ng gantong gameplay, multiple gameplay, eh pumasok na kayo dito, try nyo na habang beta test sila. Sa website ang kanilang download link, magpunta lang kayo and then doon na rin kayo mag-register sabay login dito sa game, no? So ayun, peace, I'm out, ingat lahat, kita kits next video, official app, kita kits tayo, no? Alright!